Gumagalaw-galaw na rin talaga ang LA, mga idol. Pero ito, ayon kay Michael Scotto, binitawan na nga raw ng LA Lakers song si Blake Hinson, ang rookie sharpshooter mula sa Pittsburgh. Grabe no, kaakuha pa lang nila kay Hinson noong June matapos siyang maging undrafted sa 2024 NBA draft at 2 years pa nga po ang kontrata niya na 2-way contract nga. Pero hindi ibig sabihin nun, garantisado ka na rin 2 years na magtatagal sa team. Tulad nung ginawa ng LA, binitawan na kagad siya after 3 months lang. Pero hindi naman to dahil sa mahina siya o feel ng Lakers ay banu siya. After all, 2 years nga ang 2-way contract na pinirmahan niya. Ibig sabihin, malaki talaga ang interest ng Lakers dito kay Hinson. Yun nga lang, naging available si Christian Coloco nga na isang big man at second rounder noong draft 2 years ago. Mas kailangan ng Lakers ng isang big man talaga ngayon, gawa nung si Christian Wood ay out for 2 months dahil nagpa-opera siya. Si Jared Vanderbilt tila hindi na nga gumagaling yung injury. Kahit naka-shooter talaga itong si Hinson, no? Mas kailangan nila ang big man at si Coloco na nga po ang papalit sa spot ni Hinson. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyong mag-register ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Sa mga hindi po nakakaalam, itong si Blake Hinson din po ay naglaro sa Summer League para sa Lakers. Sa Vegas, nag-average siya ng 11.4 points, 2 rebounds and 1.4 assists per game doon. Ano ang shooting niya? 35.7% from the field at 33.3% naman mula sa 3. Hindi masyadong maganda yung overall shooting niya, na lampas kalahati rin naman ay nanggagaling sa 3 talaga. Sa tingin ko lang, naging mas madali ang pag-wave ng Lakers dito kay Hinson dahil na rin sa naging performance niya sa Summer League. May isa siyang naging magandang laro doon kontra sa Warriors, pero sa California Classic pa yon at hindi sa Vegas. Then after nun, na-check agad ang laro niya ng kalaban. Though kitang-kita mo na maganda naman talaga ang kanyang bitaw. Sharpshooter din talaga, pero mukha kasing yun lang ang kaya niyang gawin sa court sa NBA level. Hindi siya gaanong naaasahan sa depensa, masyado siyang mabagal para sa mabibilis na guards or even sa mga players na height niya. Masyado naman din siyang maliit para magbantay ng bigger player. Sayang, kung binigay na lang sana kay Cam Reddish yung shooting nito ni Hinson, edi okay na. May maaasahang wing yung Lakers. Pero yun nga, masyadong one-dimensional ang laro ni Hinson at mukhang hindi rin naman kasi siya magagamit ng Lakers. Like we said, may Cam Reddish pa sila na obviously ahead sa rotation kesa kay Hinson. May Max Christie pa, may Dalton Connect, may Rui Hachimura pa, and even may Max Lewis pa nga na lahat ay kaagaw niya sa playing time, di ba? Kaya kung nangihinayang ang mga Lakers fans, okay lang yon. May potential naman din kasi talaga para mag-contribute agad itong Hinson para sa Lakers. Tapos shooter pa nga yung coach nyo. Magiging kagamit-gamit sana siya. Pero since baldado nga ang mga big man ng LA, sabay mas may maibibigay si Christian Coloco ngayon para sa Lakers, wala. Kailangan talaga siyang i-wave. Sa ibang balita naman mga idol, si Marcus Morris Sr. dating nasa Knicks nga ito, balik Knicks naman po ngayon sa isang Exhibit 9 contract. Sa 4 na taon nating pagko-cover ng NBA, ngayon ko nga lang to honestly nabasa. Ang alam ko lang kasi ay Exhibit 10 na contract. At itong Exhibit 9 contract pala mga idol ay basically training camp deal lang naman din. So hindi pa siguradong kukunin sila ng team, and dito sa Exhibit 9, ang pinoprotektahan pala nito ay yung bayarin ng team kapag kunwari na injury yung player na may ganong klaseng kontrata. Halimbawa po itong si Morris Sr. nga. Kunwari lang mga idol, at huwag nawa mangyari, kunwari lang na na-injury siya na malala. Di syempre hindi na siya papipirmahin ng team. Dahil sa Exhibit 9 nga po ang contract, basically bibitawan lang siya tapos bibigyan ng $15,000. Yun lang ang responsibilidad ng team. Pagkasi standard na kontrata yan, sagot pa ng team yung pa-hospital dyan at yung proseso ng rehab. So yan po ang Exhibit 9 na kontrata, at hindi lang po si Morris Sr. ang may ganyang klaseng deal sa Knicks ngayon, kundi itong si Landry Shamet din. So mukhang mag-aagawan sa peso tong dalawang ito para sa New York. Si Morris galing Cleveland to last season mga idol, kung saan nag-average siya doon ng almost 6 points per game. Noong 2022 to 2023 season starter pa ito sa Clippers, pero mula nga last season mga idol nag-regress na itong si Morris, at ganyan na nga pong on the verge na rin na mawala ng NBA team. Then sa ibang balita muli, si TJ Warren daw mag-workout sa Kings. So walang kontrata to mga idol, workout pa lang eh. Kilala si TJ Warren bilang Bubble Goat kasi pumutok talaga to sa 2020 NBA bubble para sa Pacers. Pero pababa na nga rin siya ever since nun, at mga dalawang seasons na nga rin to na parang kumakatok-katok na lang sa mga NBA teams, at mostly bangko lang rin naman siya doon. Dito sa Kings, feel ko mababangko lang din siya. Then mga kaposisyon niya rin yung iba pang mag-workout sa Sacramento na sina Jay Crowder pati sina Sir Little.
Ang Minnesota Timberwolves din, mga idol, ay may na-reach na rin agreement kina Skylar Mays at Eugene Omoruyi, pero wala naman sinabing detalye patungkol dito. More of mga bench warmers naman din ang mga to. Si Mays, okay ang laro niya sa point guard position, sabay sa Omoruyi naman ay more of an energy wing player. So yan, mga idol, konting tease na lang at magte-training camp na. As early as first week ng October, may mga preseason games na rin, kaya sandali na lang ito. Ang mga teams ay gumagalaw-galaw na rin muli at ginagawa na ang mga final steps sa kanilang roster bago ang training camp. Si Hinson, dahil binitawan na nga po siya ng LA, ay free agent na. Anong team kaya ang bagay sa kanya? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch, mga idol. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt, 689 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info, idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay pipindot na lang, idol, ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala, si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.